Okay. So ang ato ang parsha karon gitawag og Shelach, send out. Ining parsha ha, ningon din ni sa Tura nga send out for yourself men, says Hashem to Moshe. So nag-ingon ang makagagahom pagpadala og tao diha sa imong kagalingon. Nagaingon ang makagagahom kang Moshe. In the opening verses of this week, parsha, that they may spy out of the land of Canaan. Asa ipadala ang tao? Dito sa Canaan. Nga gihatag ni Hashem dito sa Israel. Ang pangutan na, anong kailangan ma-stretch out, ang word nga Canaan? That they may spy out the land of Canaan. Pwede man siya nga moingon ang makagahom that they may spy out of the land that I am giving you. Pwede man siya ana. Nakabalo magita nga kini Canaan kaliwat ni siya ni Kam ug dili ni siya maayo sa gihaglitok. Why is it necessary to mention the name of the land? Why is it necessary to mention the name of the land and the fact that Hashem is giving it to Jewish people? Gihatag naman na niya. So paghatag niya, ang pangalan ng Canaan na usab na nahimo na ang Eretz Israel. Pero why is it kinahanglan pa i-mention ang gitawag og Canaan? Din he dunay record din he sa gitawag og Gemara sa Sanhedrin 91A. Sa Gemara's Sanhedrin 91A relates that the people of Canaan once talked to the Jewish people to court. Sa tupa, usa ka panahon ana, sa panahon ni Alexander the Great, ang mga tao sa Canaan ni reklamo, gidimanda ang Israel. So ni dimanda ang Israel, ang Canaanites, gidimanda nilang Israel, dito sila nisumbong sa kang Alexander the Great. Kaya bisan pa ang Israel, Eretz Israel ang panahon na is na under kang Alexander the Great. So nisumbong karon ang mga Canaanites. Nga amo man na, ihatag na sa amo, dili man na ilaha. So they demanded that Eretz Israel, nag-ingon ang mga Canaanites sa sumbong nila kang Alexander the Great, that Eretz Israel be returned to them. Kinahanglang ibalik because it was originally owned by the ancestor of Canaan. Ipanagiyahan man ni sa Canaan, di amuan eh. Karon ito bagpo ng mga Hudiyo. Usa ka lalaki nito bag si Gibiha ben Pisisa Argyod that Canaan was the son of Cam. So nireklamo karon ang usa ka Canaanite kang Alexander the Great og nitubag ang usa ka Hudiyo nga si Gibiha ben Pisisa that the Canaan was the son of Cam and was cursed by Noah. Gitunglo na ni Noah ang iyang tunglo to be a servant to his brother Shem. Usa ang tunglo ni Noah kang Cam nga himo ang ulipon ni Shem si Cam. So ningon si Gibiba bin Pisisa, according to halaka, sumala sa balaod sa Diyo, makita nato sa Pisakim 8:8b, whatever a slave acquires is belong to his master. Sa to pa, kung ulipon ni Shem si Cam, bisag unsay naa kang Cam, iya na siya ni Shem. Tungod kay si Cam, ulipon man ni Shem. So kung unsang naa kang Cam, iya na ang rightful owner ana is dili si Cam kay slave raman siya. Slave raman si Cam. So kung bisan unsay naa kang Cam, iya na ni Shem og ang rightful owner nga ang ayan mo claim sa iya ni Shem is ang Eretz Israel. Tungod kang Eretz Israel is kaliwat ni Shem. So ningon sa Torah, send out for yourself men. So makita nato dire, Hashem spoke to Moses, send you men that they may spy. Magpadala ka og tao. So kung ato tanaw mismo ang Torah, ang bersikulo, makita nato dire nga mura siya ka ng usa ka divine nga sugo. Kay ningon dire sa Numeros 13:1 to 2, Hashem spoke to Moses nga nag-ingon, send you men sa to pa nagsugo ang makagagahom, magpadala ka og tao nga magspy dito sa Canaan. Susugo to sa makagagahom. Pero nganong dire? Gihisgutan dire sa Deuteronomy. 'Di ba ang Genesis, Exodus, Leviticus, Numeros, mauna ang upat ka libro nga naghisgot sa Torah. Gi-review na siya tanan dinhi sa Deuteronomy. Mauna ang Deuteronomy maunay gitawag misni Torah or repetition sa Torah. So ang misni Torah gisgutan 40 years after
sa pagawas nila dito sa Egypto, 40 years after, niingon ang Misnitura, niingon ang Deuteronomy sa 1:22-23. Diba ni Natuha? Kanina, sa 13:1, ang makagawang niingon, send you out men. Ang makagawang nagingon, magpadala mong tao dito para mo spy sa Kanaan. Pero nga nung dali sa Deuteronomy 1:22, niingon mandiri, you all approach me. Si Moshe nagingon, kamo ni dool kanako o nagingon, let us send man before us. Magpadala kamog tao dito sa Kanaan that they may search out the land and bring us back word. Ilan pa susi kung unsa na dito. Who shall go up to the cities that we shall enter? The thing was favorable in my eyes. Katong butang nga ni dool ang mga tao kang Moshe, Musa magpadala ti ditog tao para makita na kung sa'y naa dito. Kato nakita ni Musa nga maayo. Muna gisgutan sa Deuteronomy. Busa na ingon ang komentare sa ni Rashi. The commentary sa Council, these two accounts. Duha naman ka-account ron, di ba? Sa Numeros, sa Parsha Shila karon nag-ingon. Sa ingon, ang makagagahom nagsugo, send out you men. Ang makagagahom nagsugo. Pero diri sa Deuteronomy, dili. Ang mga tao mo ni dool kang Moshe, para buhang yung magpadala tagtao. O, kung sana, di ba discrepancy? So, the commentary reconciled these two accounts of the sending of the spies, explaining, nag-explain ang commentary that the initiative of sending men is campers from the people of Israel. Sa ito pa, ang initiative mula magsugod kang Hashem, nga pagpadala mo dito, kundi nagsugod sa katawan sa Israel. Nagsugod siya dito pagkahuman gihangyo nila si Moshe. Moshe then consulted with Hashem. Then Hashem said to him, send you men. Okay, nasagtan ninyo? Nga kineng parsya Shelach, send you men, Shelach, is wala magsugod ang initiative ani dito kang Hashem. Nagsugod ang initiative ani nga makita nato sa Deuteronomy nga ang mga tao mismo ang naghangyo kang Moshe, nag-ingon si Moshe, dili makamuman ang naghangyo nako ni dool nga magpadala ta dito tao. Sa ito pa, ang unang nagbuhat og initiative is ang katawhan sa Israel. Unya, si Moshe, ni konsulta sa makagagahom. Motong makagagahom, niingon, okay, send you men. So, ang makagagahom, wala nagsugo nila magpadalag tao dito kung wala mismo nagbuhat og initiative ang Israel nga magpadala og tao dito. So to imply send them as dictated by your understanding. Busa Moshe pagpadala sumala sa imuhang pagsabot. Sa ato pa si Moshe mo ay gipabot kay ilaha man tong initiative. I am not telling you what to do. Kung nagsulti ninyo ana ha? Does the spies mission while receiving divine consent was a human endeavor? Ang ilang gibuhat is tinawhanon. Oh, human, tinawhanon nga paningkamot. Born of the desire of the people to dispatch because the thing was favorable in Moses' eyes. So, ang sanaw? So, ila tong paningkamot tungod kay sila nagtinguha nga muabuta tong yutaa kay matod pa sa istorya, nindot daw tong yutaa. So, niingon ang Rashi Talmud, pag ingon, send out for yourself, men. Niingon ang Rashi Talmud, send out for yourself. Moto ang tura na ingon, send out, pagpadala. Kaya niingon mo si Moshe nga Hashem, magpadala ka tagtao dito no, kay mo isulti sa Israel. Ingon po na magagawang, pagpadala, pinanggi sa imong kagalingong pagsabot. Muna niingon rin sa tura nga, send out for yourself. As your mind dictates, sumala sa imong giunahuna. I am not instructing you, wala akong nagsugo ni mo. If you desire, send. Kung gahuna-huna ka, kung maayo na, pagpadala. For the people of Israel had come to Moses. Kay ang katawhan sa Israel, midool kang Moses nga nagingon, let us send men for us. Kay ang tura nagingon, you all approach me. Kay ang Deuteronomy, ang misnitura nagingon, kay kamo, nagdool ka nako. Busa ang magagahom, busa si Moses, ni konsulta sa magagahom, o ang magagahom nagingon, okay, pagpadala. So it is your option now. I shall now give you the option to hear. Tagaan tamurog option, kamoy bahala, pagpadala mo. Sa ito, panasota ninyo, nga ang Shelach is actually is not a commando of Hashem. It is the personal endeavor of the people of Israel.
ilahanang kaugalingong paningkamot nga magpadala dito. Ni uyon lang si Mose busa ang konsulta, busa ang makagagahom. Ni uyon po kay nakita niya nga mayo. Pero wala siya nagsugo. Daan siyang nagpasidaan nga wala siya nagsugo. Nganong doon na may pasidaan nga wala ko nagsugo ninyo ha? Nganong na may pasidaan daan? Aron dili nila mabaso ang makagagahom kung unsay mahitabo sa panahon nga magpadala dito. Kaya nakabalo ang makagagahom unsay resulta sa mga butang kung nga wala, walay divine ordain gikan sa makagagahom. Wala man ito'y divine ordain kaya dili man itong gikan sa makagagahom. Ilaha man itong suggestion nga magpadala dito. So, ningon ang Torah. Moses sent 12 men. Busa si Moses, nagpadalag 12, one from each 12 tribes of Israel. Sa ito papila ka banay ang Israel? 12. Walay labot ang banay ni Levi o walay labot si Joseph mismo. Pero ang duha ka anak ni Joseph, maoy apil. Nga maoy ni Hulep kang Joseph o maoy ni Hulep sa kaliwat ni Levi. Kisa may kaliwat ni Joseph nga naapil dere? Si Ephraim o si Manasseh. So sila dito mo in Hulep. So nahimong 12 ka banay sa Israel. Moses sent 12 men, one from each of the 12 tribes of Israel, everyone a prince among them. Kada prinsipe sa inyong kaliwat, magpadala mo og usa. So Moses' faithful disciple Hosea, sa wala pa niya gipaadto si Hosea, the son of Nun, is the pie of the tribe of Ephraim. Sa ito pa sa kaliwat ni Ephraim, si Hosea ang na-assign. Kay siya man ang leader sa kaliwat ni Ephraim. Sa wala pa niya, gipadala si Hosea, iyang giilisan ang iyang ngalan nga Hosea o gidungagan og yod. Hosea, gidungagan niyang yod. Mauna nga ang pangalan ni Hosea sa paglakaw niya aron sa pagpaniid dito sa yuta sa Kanaan, dili na Hosea kung dili Yehoshua. Yehoshua. Most faithful disciple Hosea, the son of Nun, is the spy for the tribe of Ephraim. Before he goes, Moses adds the letter Yod to his name, renaming him Hosea into Yehoshua. So naingon ang Talmud Sutta 34b, pinaagi kang Rashi. He prayed for him. Sa dihang giilisa ni Hashem ang pangalan ni Hosea, ang makagagahom, nagampo. He prayed for him. May God save you from... Si nagampo sa pag-ilis niya ngalan kasi Moses man ang nag-ilis ng ngalan kang Hosea. Sa pag-ilis niya ngalan ang si Moses nagampo, niingon siya siyang ang pagampo, may God save you from the counsel of the spies. Amin apas? May God save you from the counsel of the spies. Asan luwason si Hosea, si Yehoshua karon? Gikan sa counsel sa spies. Pangutana, nganong dito man ang pag-ampo ni Moses nga ilikay si Moses gikan sa Council of Spies? Imbes ingon, maingon si Moses, Moses nga, may Hashem save you from Kanaan. Kay mo ito sila sa Kanaan. Pero ang pag-ampo ni Moses nakadirekta kang Yehoshua nga ang makagagaho magluwas ni mo Yehoshua gikan sa Council of Spies. Why Moses singled out Yehoshua? Nakahinom na mo atong niaging parsya na to si Eldad o si Medad. May si Diyos kayo nakahinom dom. Si Eldad o si Medad prophesied nga nung stress out ang Yehoshua nga nung nagampo si Moshe nga duwasong gikan sa spies. Tungod kay si Eldad o Medad prophesied that Moshe would pass away and Yehoshua would bring the Jewish people into Eretz Israel. Yes. Si Eldad o si Medad nagkakitag propesya ba? Nakakitag pananaon. Kay ato sang huna-hunaon, kinsa ni si Eldad o si Medad para dita maglibog. Kay kanong daw itong naging parsya na to? Nga si... Kanong daw itong naging parsya na to? Nga si Eldad o si Medad, kinsa ganina sila? Sa kaliwat nga gipili aron mahimong Council of Elders. Diba nagsugo ang makagagahom nga dalhi ko direk si tinta ka mga elders. Tag-unom kada kaliwat. 12 kabanay. Times 6. Pila man? 72. Unya, kay naingon ang makagagahom. 70 ra kung kailangan. Aron magdumala kauban ni Moshe sa pag-decide sa mga butang
sa mga kasamok niya sa Israel. Kasi sige mo gihapon sila sabok, kunya di ba na makaya tanan ni Musa og atiman. So kinahanglan siya kada tribo og unom ka leader. Ya kay 12 ka, kuan 12 ka tribo. Times 6, 72. Unya ang gipangayo ni Musa kay 70 lang. Pila sobra? Duha. Karon kong tulo ta og tawok diri lakke. Ay, si Carlos, si Roe ako. Unya mo ingon na makagagahom. Ay, Carlo, Yung. Wala may sgoti si Roe. Unsa may batian ni Roe? E malain, grabe. Ako yung tigulang, ako yung nuiway apel. Di mo musagot na si Moshe. Di mo sagot na si Moshe. Kay ningon man ang mga ubang kaliwat. Ah, sige, sa akong kaliwat, unom. Sa iya kaliwat, unom. Pero sa kaliwat ni Kuan, lima-lima ra. Para si Tinta gihapon tanan. Unya, katong kaliwat nga lima-lima, musagot ka to. Nga lima lang ilahang, ang uban, unom. Ang problema, wa ba kahit dagang bagulbol? Di ba, Brother Buboy? Kundi man, maingon, okay, BJ, maingon, diha, Carlo, si kundi man, sagdila na si kundi man, wala lang na, dila na ito na isgutan. So, daghan pag gisgutan o ban? Karon, musugot ka si Buboy kundi man, nga dili may isgutan, nga apil man siya paminaw, de? Dili man sa musugotan na si Moshe. Giyon sa may pagi nga gibuhat ni Moshe, para ang 72, mahimo na lang 70. Unsa gibuhat ni Moshe. So ang gibuhat ni Moshe, nagsulat siya og 70 ka elder, nagbuhat siya og papel nga 72. Sa ato pa magbuhat siya karon og lottery. Unya, ang butangan niya og elder karon is 70 lang. Sa ato pa dunay papel nga blanco nga duha. So 70 lahat, so 72 yung tao na nakolekta niya from every tribe. So every tribe, 6. So 6 times 12 equals 72. Pero hinihingi ni Moshe na tauhan na gawing 70 elders is only 70, but ang tao is 72. So kailangan gumawa ng paraan ni Moshe para hindi magalit yung ibang tribe. So ang ginawa ni Moshe, kumuha siya ng papel, 72. Tapos sinulatan niya ng elder ang 70. So may dalawang natira na blanco na walang sulat na elder. So ngayon pinabunot ang 72. Kung sino ang makakuha nung walang elder, siya ang ma-out sa pagiging council of elders. What happened next? Pagkatapos ng magbunot lahat kasi ginawa nila lottery na eh. So what happened next? So there is three opinions nga na nangyari doon sa panahon ng pagbunot. May tatlong opinion. Sabi nung isa, Eldad and Medad were the two who pick up the blank slip. So sino nakakuha ng blanko na ticket? Si Eldad at si Meldad. Pangalawang opinion, sabi dito, Eldad and Medad feared that they would pick a blank slip. So ano daw? Eldad and Medad feared that they would pick the blank slip. So they did not participate in the lottery at all. Okay. So ang pangalawang ano, ang pangalawang, ano ba tawag doon? Ginawa nila, opinion, yung unang opinion, nung bunutin, ang nabunot ni Eldad ni Medad is blanco. Ang pangalawang opinion, hindi sumali sa bunot si Eldad at si Medad kasi natatakot sila na sila makabunot. So ang nangyari ngayon, yung natiraan sa kanila, ang problema, yung natiraang blanco. So pangatlong opinion, according to Rabbi Shimon, says that Eldad and Medad actually pick elder slip. Nakabunot yun daw sila ng elder. Pagbunot nila elder. But that yet feeling unworthy na ano nila sa kanila sarili ba na hindi daw sila karapat-dapat na gawing elder. Kaya hindi na lang sila sumama dun sa labas para maghingi ng divine providence ng Hashem. Kasi after bunutin yung lottery, pinalabas sila doon, pinapunta sila doon sa lahat sa camp. Pinapunta sila doon sa camp para maghingi ng divine providence. Pero kung saan sila naiwan, doon pa sila nakakita ng divine providence galing kang Hashem. Doon pa sila nakakita ng vision. Silang dalawa sa 72, silang dalawa ang unang nakakita ng prophecy. Now, what was the prophecy? Ano yung prophecy na nakita nila? So may tatlong account din kung ano yung nakita nila. Tatlong account ang nakita nila. According to one account, Moses shall die. Ano yung una nakita nila?
Moses shall die and Joshua shall bring into the land of Eretz Israel. Ano daw? Ang unang akat, ang unang nakita ng dalawa na naiwan na hindi nakakuha ng elder sa 72, sa 70. Sila ang unang pinagbigyan ni Hashem na bigyan ng vision. At nakita nila, ang unang nakita nila na si Moshe ay mamamatay at hindi makakapasok doon sa promised land. And Joshua shall bring Israel into the land. At si Joshua ang magpapatuloy ngayon sa trabaho ni Moshe. Kaya ganun na lang ang galit ni Joshua, di ba, nung isang Sabado doon sa parsya natin, nakita natin na si Joshua galit na galit. Si Eldad, si Medad, gusto niya ipapatay kasi sinabi ni, dahil sa pagmamahal ni Joshua kay Moshe, nagalit siya. Kasi nga, bakit sinabi ninyo hindi makakapasok si Moshe doon sa loob ng promised land? Yun ang ikinagalit ni Joshua. Ngayon, yung pangalawang vision na nakita naman ni Eldad at ni Medad, according to Abba Kanin, they prophesied concerning the quails. Si Eldad, si Medad din ang nakakita na ang Hashem is magpapadala ng quail doon sa Israel. So hindi pa humingi ang Israel ng meat. Alam na ni Moshe na ang Hashem is magbibigay ng quail. They prophesied concerning the quails, the birds which the Israel were miraculous feed in the wilderness for 40 years. Kaya sinabi ni Moshe, sinabi ni Eldad at Medad, arise, quail. Dahil silang ang dalawa ang unang nakakita na magbibigay ang Hashem ng quail habang nasa wilderness sila. Ang pangatlo, according to Rabbi Nachman, they prophesied regarding Gog and Magog. Okay. So nakita natin ngayon ang tatlong account kung ano ang nakita ni Eldad at ni Medad. So sino again si Eldad at si Medad? Sila ang dalawa sa 72 na na-out. Na-out sila sa pagiging elder kasi hindi sila nakakuha ng ticket na may lima na elder. Kaya kung sino yung hindi nakuha, sila ang una pang nakakita ng vision. Sila ang unang ginantimpalaan ni Hashem para bigyan ng prophecy. So ang unang prophecy, ano nga yun ulit? Para matandaan natin ulit, ano yun? Moshe will die and Yehoshua will bring Israel into the promised land. Yan ang unang prophecy. Pangalawang prophecy na nakita ni Eldad at ni Mildad, ano yun? That Hashem will bring quail while the Israel is still in the wilderness. Ang pangatlo, ano gani yun? Sabi ni Rabbi Nachman, regarding the Gog, the last war of the Gog and Magog. Kaya alam na nila Moses na may mangyayari talaga sa last time because of the prophecy of Eldad and Medad. Yes, hindi pa to siya nangyari, itong sa Gog and Magog. Pero alam na nila ni Moshe, nila Joshua, na mayroong Gog and Magog na mangyayari. Kasi nga, sinabi ni Eldad at ni Medad na nakakita sila ng prophecy about the Gog and Magog. The war which will be fought in the end of days. Okay. So nalaman naman din natin kung sino itong Gog and Magog. Gog is the prince of the nations and the Magog is the nations, combined nations against Israel. So that is the Gog and Magog war. Hindi yan sila magkalaban, kundi yung Gog na tinatawag is the prince and the Magog is the nations of the prince who will fight against Israel in the last days. Yun ang last na nakita ni Eldad at ni Medad. So sa Midrash Rabbah, sinabi naman dito, Moshe called Hosea, son of Nun, Yehoshua. Saan galing si Moshe ng Yud? Saan kumuha si Moshe ng Yud para idagdag doon kay Hosea? Kaya naging Yehoshua yung name ni Hosea, son of Nun. Kaya according to Midrash, the letter Yud which had been removed from Sarai. Kaya nung doon mong Sarai?
Oh, nakaremember kayo sino si Sarai? Si Sarai was the wife of Abraham. Si Abraham, ang asawa niya, ang name is Sarai sa simula. Oh, tapos kinuha yung I, yung yun, pinalitan ng Sarah. So, sabi dito sa Midrash Rabbah, the letter Yud which had been removed from Sarah's name, when she was renamed Sarah, nung ipinangalan sa kanya ang Sarah, so nawala ang Y, Sarai, was soaring and flying before the divine throne all those years. Hindi mapakali yung Yud, yung isang Yud na nawala kang Sarah, Sarah. So nagreklamo ngayon yung Yud, bakit ako kinuha? Kasi dahil ma'am, ako ang pinakamaliit na litra sa buong Hebrew letter, ibig sabihin wala na akong value. Ganito na gagawin niyo sa akin, inaalis niyo na lang ako basta-basta. So nagreklamo ngayon ang Yud. Saan siya nagreklamo? Kay Hashem. Mataas from Sarah's time up to Joshua's time. Ilang taon 'yan? Napakaraming taon 'yan. Yung why is always demanding to Hashem, why Hashem? Bakit mo ikaw ako inalis doon sa pangalan ng isang righteous na babae sa panahon ni Abraham? Ibig ba sabihin, wala akong karapatan na maging parte ng pangalan ng isang righteous na tao? So anong ginawa ni Hashem? Ang ginawa ni Hashem para tumigil, ang Y sa kakareklamo, yung Yud sa kakareklamo, is dinagdag niya ang Yud doon sa pangalan ni Yehoshua. Doon lang tumigil ang Yud na magreklamo. Niundang na siya kasi nga nakontento na siya na yung name niya hindi na doon sa Sarai pero nailagay naman doon sa pumalit kay Moshe na si Hosea sa noon na naging Yehoshua dahil dinagdagan ng Yod ang Hosea. Dito naman sa Talmud Sanhedrin 107a, Dibig pleaded before Hashem. So si Moshe nagreklamo din kay Hashem. Reklamo ba? May sila nung magreklamo sila? Buti pa sila, pwede sila magreklamo. Kita, pwede ba tayo magreklamo? Sabi ni Hashem, pwede daw kayo magreklamo. Pero, may pero siya. Kung humility ninyo is katulad ng kina David at saka kay Moshe. Meron ba tayong humility, yung pagpapakumbaba? Ika nga, meron ba tayo nun? Wala, no? Kasi pag nakarinig tayo ng mga usap-usap dito, wala na. Nagalit ka agad. So wala tayo. Kaya wala tayong karapatan magreklamo kay Hashem kasi wala tayong humility. So pwede pala tayong magreklamo kung meron tayong humility ng kagaya na kamoshe. Pwede tayong magreklamo. Pwede tayong mag-demand kay Hashem. Pero habang wala tayo, hindi tayo nakaabot sa level ni Moshe sa humility, yung humbleness, hindi tayo pwede magreklamo. Dito ngayon, si David naman ang nagreklamo. Kanina, yung Yud ang nagreklamo. Tapos ngayon, ito naman si David. Sabi ni David, Hashem, sovereign of the universe. Hashem, na ikaw ang pinakahari sa lahat ng mga hari. Sa buong universo. Who can understand his errors? Ikaw lang ang tanging nakakaintindi sa mali ni David. Sa mali ko, sabi ni David. Ikaw lang ang tanging nakakaintindi sa mali ni David. Hashem said, huwag kang mag-alala, David. They are forgiven you. Napatawad ka na nila. Sumagot naman ito si David. May my sin not be recorded in the Torah. Ano sabi ni David? Pagkatapos sabihin ng Hashem na napatawad na siya, sana hindi na masulat yung kasalanan ko doon sa Torah. Ngayon, ano naman sabi ni Hashem? Sabi ni Hashem, continuously, Hashem said, that is impossible. Imposible yan. Sabi ni Hashem, bakit ano ba naka-imposible doon sa sabi ni David? Sabi ni David, sana hindi na maisulat yung mali ko doon sa Torah. Dahil narinig siya niya from Hashem na napatawad, ginawa ka na mag-alala dyan. Kasi yung kasalanan niya, ditungkol yung kay Bathsheba. Oh, yung Bathsheba, kasi inagaw niya si Bathsheba mula kay Uriah. Oh. Oh, pinadala niya doon sa gera para mamatay, para maging kanya si Bathsheba. Pero according to Torah, may kasalanan ba doon si David?
Wala pa kasi si Uriah, tsaka si Bathsheba, is bagong kasal yun sila. Hindi pa nila na-consummate. Bali, kasi noon, hindi pwedeng mag-sexual intercourse sabang hindi kasal. Oh, nung hindi pa sila ikinasal, hindi sila nagkaroon ng sexual intercourse. Kasi kapag ka nagkaroon sila ng sexual intercourse, automatic mag-asawa na sila sa mahal ni Hashem. Lalo na kapag ka nag-isang bahay na sila. Tapos, they are now consuming the consummation of marriage. So, consider sila as husband and wife. Sa panahon naman ni Dabi, ni Uriah at saka ni Bathsheba, hindi pa sila nag-unite. Hindi pa sila nakatira sa isang bahay, pero nakasal sila bago ni David pinadala si Uriah dun sa giyera. So, hindi pa nila na-consummate ang consummation of marriage. Bakit hindi nila na-consummate? Bakit ano ba nangyari? Bakit hindi nila na-consummate? Because, Bathsheba, sa panahon na ikinasal sila, may dugo, see? Bathsheba, hindi pwede galawin na babae na may dugo. Kaya, nag-separate si Uriah ngayon. Pag-separate ni Uriah, pinadala siya dun sa gera. Kaya nga, nung pagkatapos ng dugo ni Bathsheba, nag-mikbi siya. Doon nakita ni David si Uriah na nag-mikbi. Kasi yung mikbi na sinasabi dito is nakahubad. Kaya nakita niya si Bathsheba na nakahubad. Doon siya nagkagusto kay Bathsheba. Kaya kung titingnan mo mabuti, wala pang kasalanan si David. Kasi nga, hindi pa na-consummate ang tinatawag na consummation of marriage. Di pa nagalaw. O, ni Uriah si Bathsheba. Pero pag nagalaw na, adon, hindi na talaga pwede. Kahit na nag-asawa na sila, as long as hindi pa nagalaw, hindi pa na-considered na asawa. So, Hashem said to David, ano sabi ni David? Imposible yan, David. Kung sa daigang yun ni David, huwag mo isulat, sana hindi masulat dun sa Torah ang kasalanan ko. Ingon ba, sabi ng Hashem, imposible yan, David. Kung yung single letter ni Sarai ayaw maalis dun sa pangalan na Sarai, ano pa kaya yung buong entire Torah with regards to Bathsheba and David? Eh kasi isang section yan siya ng Torah. O yung story ni David at ni Bathsheba, isang parsya yun siya. Isang parsya, ilang letters yung parsya? Napakarami. Eh yung ang yud sa pangalang Sarai, ayaw nga magpayag na ialis siya sa pangalang Sarai. Kasi nga, rightful din siya na maging part ng pangalan ng isang righteous woman. Tapos ngayon, aalisin lang. Ano akala nyo sa akin? Kumuha ako ang pinakamaliit? Basta-basta ninyo lang ako inaalis? Ang ginawa, nilagay doon sa pangalan ni Joshua. Kung ayaw magpayag ng yun na maalis sa Sarah, ano pa kaha yung entire section sa parsya na maalis sa isa sa entire Torah? So malaki masyado ang mawawala sa Torah kapag ka entire section ang mawala. Kaya yung sin ni David is naisulat doon sa Torah. Kaya nakita natin kung ano ang sin ni David kasi naisulat doon sa Torah.